Nandito na naman tayo sa kitchen at magluluto tayo ng masarap. At alam ko mapapakain kayo sa recipe na ito. So lulutuin natin ngayon ay pork humbak. So gagamit tayo dito ng pork belly. At meron ako dito ng pork belly na iniwan ko na i-reduce. So please be sure na gumamit kayo ng quality pork all the time para maging safe tayo. So, sobrang simple lang ang paggawa ng ating humba. Para siyang minatamis na adobo. So, ano bang meron sa adobo? So, meron ako ditong soy sauce, toyo, suka, one-fourth cup of suka, at water. Kailangan ng maraming water dahil i-braise natin ito. So, ano ba yung ibig sabihin ng braise? Ibig sabihin na ipapulang na matagal sa salsa. At maglalagay na tayo ng ibang ricados natin. So, meron ako ditong bay leaves, star anise. So, yan ang itsura ng star anise. Pampabango siya. At peppercorn. So, pwede kayong gumamit ng pamintang durog. At ilalagay ko na ang ating sibuyas. So, gamit ko dito ay puti na sibuyas. At ilalagay na ko na rin ang ating bawang. So, tinagtad na bawang. At ilalagay ko na rin ang ating sugar. So, madami-dami sugar kasi usually, matamis naman talaga ang tumba. At haluin po natin ito. Natutunan ko sa Leyte at nagluto ako ng humba dati. At sabi ng nakakatikim, bakit hindi maganda yung kulay ng humba mo? At masyadong dark. At masyadong brown. Hindi mo ba nilagyan ng banana ketchup? So, ang sikreto ba talaga ng mga taga-Leyte, mga kababayan ko sa taga-Leyte, nilalagyan nila ng banana ketchup for coloring. So, ilalagay na natin ating banana ketchup. So, medyo magiging mapula-pula ang ating banana ketchup. Or ang ating pork humbak. And buksan na natin ating pan at haluin lang po natin ito ng mabuti. At haluin lang po natin ito mabuti para mamainit siya ng maayos. So high heat para kumulo ng ang ating pork humbak. At sisilipin natin ito mamaya. At tatakpan lang natin ito at hihintayin natin ito kumulo. Ayan, sobrang ganda ng pulo ng ating pork humbak. So, as we continue to cook, kailangan natin pahinain yung apoy ng ating pork humbak para maging malambot ang ating pork at hindi madurog ang ating pork. So, haluin lang po natin ito. So, importante, pag magluluto tayo, especially for braised item, start with high fire at saka pababain yung init niya as you continue cooking para manatiling juicy at moist ang ating karne. At itatakpan na natin ito. At isisimmer natin ito for 40 to 45 minutes hanggang maluto po ang ating pork. So after 1 hour, luto na po ang ating pork humbak at napakaganda po ng kulay ng ating pork humbak. At hindi siya masyadong maketchup, nagbibigay lang siya ng reddish tone sa ating pork humbak. So, tingnan mo, sobrang nakakatakam at nagbibigay siya ng thickness sa ating sauce. At hindi tayo gumamit ng cornstarch at pampalapot. At ang katas mismo ng gelatin ng taba ng baboy at saka yung konting sugar, it's giving it a very nice flavor or texture. At we're ready to plate. So, ipiplate natin. So, paboritong comfort food ko to. At masarap to sa pata ng baboy. So, sana may try nyo itong recipe na to dahil sobrang dali lang itong pork humbak. At alam ko mapapakanin kayo sa recipe na ito. So, sobrang sarap po nito. Ang ating pork humbak, lutong Pinoy!